Ikinakasama ng loob ng grupo ng mga empleyado ng Bureau of Customs na tila inilalahat sila sa umano'y pagiging korakot ng ahensya. Giit nila kung may umayaman sa pangungurakot, hindi raw sila mga nasa rank and file. Balitang hatid ni Maki Pulido. Kay Pangulong Aquino na mismo nanggaling ang tungkol sa matinding katiwalian sa Bureau of Customs. Para namang nakikipagtagisan sa kapalpakan itong Bureau of Customs, saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha para tumakawanin na to sa ahensyang mga ito? Kahit nga si Customs Commissioner Rufy Biazon, minsan nang isinalarawang inaanay na ang ahensyang pinamumunuan niya. Pero ang Customs Employees Association nag-black armband pa sa sobra raw sama ng loob dahil tila lahat na nang nasa ahensya binansagang kurakot. Kung may umayaman daw, baka mga opisyal, hindi silang mga rank and file. Hindi po papayag ang mga kawani ng Bureau of Customs na lait-laitin lamang ng sino paman. Ang umayaman po lamang marahil ay yung mga nasa itaas, so to speak. Kasi po, siyempre, matataas ang sweldo nila. Wala po akong ipag-ipakahulugan doon. Doon po sa opisina namin from NAIA, you will hear a lot, mga sad stories about their families na managpahinto po ng pag-aaral. Sa amin nga ho, pamasahe, pinoproblema pa. Usap-usapan sa likod ng camera ang Happy Friday sa Customs. Biyernes kasi umano pinaghahatian mula sa mababang kawani hanggang mataas na opisyal ang padulas ng mga naglusot ng kargamento sa Customs. Sabi ng mga empleyado, hindi naman lahat sa kanila may sungay at buntot. Tulad lang daw ng ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang media. Sa isang ahensya naman hindi naman lahat po, isa, dalawa, lahat corrupt na. Pero sa totoo lang daw, pinakamataas na koleksyon ng Customs ay mula nang umupo si Biazon sa Customs. Kaya mali raw ang kwenta ni Pangulong Aquino na nasa 200 billion pesos ang nagagamit na padulas sa halip na mapunta sa kaban ng bayan. Kontra rin sila sa panukalang buwagin na ang Customs at magtayo ng iba. Mawawalan daw kasi sila ng trabaho. Pero ang palasyo nanindigang may basihan ang pamumuna ng Pangulo. So yung estimate po doon sa Customs smuggling, that estimate came from the Department of Finance. Hindi ho kami ang mass peace writers po, hindi ho humuhula yun ng numbers out of thin air. May dumadaan po yan sa proseso. That's why there's a technical report na nandoon rin ho. Sabi naman ni Biazon, wala naman sino sa kanila ang nasa lugar na makipagdebate pa sa mga binitawang salita ng Pangulo. Gawin na lang daw nila ang kanilang trabaho. Patunayan na lang natin sa ating aksyon na kung meron mang batiko sa atin ay hindi ito karapat-dapat. Maki Pulido, GMA News.